Hello, attorney. May okay. Attorney, Yes, pwede po magtanong? Yes, since Chay po. Magpakilala ka muna, saan ka dito? Ako po si Chay. Well, hindi kita makita. Oh, yan, yung naka-face mask. Oh, yes, may know your location, Chay. Yes, I'm from Jeddah, KSA po. Galing so, sa Saudi po ako. Nasa Saudi ka ngayon? Apo. Anong problema attorney, natin? Attorney, kasi Saudi. Gusto ko po sana magtanong kasi yung mga anak ko po nasa Pilipinas, single parent po ako. Ngayon, okay. Ilang taon mga bata? 14 and 15 po. Ngayon okay. Po, nareklamo po sila sa barangay kasi nagkaroon po ng trouble po. Ngayon, okay. Ang inaano ko po, bakit po sila dinala agad sa bahay kalinga? Kasi ang sabi po dun sa nanay ko po kasi ang nag-aalaga at saka tatay ko po. Okay. Ngayon, ang sabi po sa nanay at tatay ko, yung sinabi po sa nanay at tatay ko, ipapamedical lang po. Nagulat sila, no, ipapamedical, nasa bahay kalinga na po yung mga bata. Ngayon, uh-oh. Yung mga bata po, sa sobrang takot dahil po may araw lang po yung bisita, hindi po nila alam kung ano pong nangyayari sa kanila, kung ano po yung status, kung lalabas ba sila, alis ba sila. Dun kasi within, lagpas na na ng 24 hours, nandun pa rin sila. Eh may guardian naman po. Bakit po sila dadalhin sa bahay kalinga ng may guardian? Tapos ang ano ko po dun, nagawa pong tumakas ng mga bata sa sobrang takot po kasi ang sumbong po sa akin ng mga anak ko. Pinapakain okay. Po sila ng hasang ng isda doon tsaka panis na kanin. Hmm. Ngayon, yung mga so, bata... Saan location yan? Saan location yan? Dito po sa Manolos, Bulacan po. Bulacan? Ngayon, okay. Nananawagan. Opo, nananawagan po ako doon sa konsehal na nagreklamo sa kanila. Nire-reach ko din po sa Messenger, sa Facebook. Oh. Hindi po nagre-respond sa akin. Kasi ako po bilang OFW, single parent pa po, napakahirap po sa kaso ko yung nangyayari. Gustuhin ko man pong umuwi. May travel ban po na nangyayari dito. So ano ba ang gusto mo mangyari? Ano po ba ang dapat? Kasi po yung mga bata, gusto pong mag-aral. Gusto po nila mag-aral. Hindi po sila makalabas dahil nga po, yung word na hinahunt man na po sila sa lugar namin. Bakit hindi, po? Wala yung... naman pong ginawang criminal yung anak ko. Okay. Number one, granting ha na may ginawang krimen ang anak mo. Granting ha. Hindi ko lang sasabi na may ginagawang krimen. Granting na may ginagawang krimen, wala silang criminal liability kasi may batas naman tayo na pag below 18, there is no such thing as criminal liability subject to certain exceptions. So hindi sila pwedeng ikulong, lalo na pag may mga guardian naman yung anak mo. So that is illegal on the part kung sino yung nagpakulong sa kanila, lalo na kung anong kulungan yan. Hindi naman kulungan matawag bahay na kulungan yan. Po. Bahay kalinga naman yan. Hindi siya matatawag na kulungan. Pero yung bahay kalinga, dapat doon yung mga bata na walang nag-aalaga. Pero pag may nag-aalaga naman, dapat doon yan sa lolo't lola kung available yung lolo't lola. So, hindi pwede na forcibly kunin yung bata ilagay doon except kung may court order. Okay, may exception naman yan. Pag may court order, ibig sabihin kung hindi na kayang alagaan ni lolo ni lola, hindi na kaya i-disiplina ni lolo at lola, pwede yun. Forcibly, but kailangan may court order. Pero kung walang court order, hindi nila pwedeng i-force yung bata, kunin sa lolo at lola, then ipunta doon sa bahay kalinga. That is illegal per se. So, yun ang masasabi ko sa kaso ng anak mo, ha? Okay? Kasi attorney, pasensya na po. Attorney, kasi kinoconvince ko po yung anak ko kasi nagtatago sila. Nakakausap ko lang po sila sa Messenger. Ang gagawin ng anak mo, kung I think yung ginagawa nila, na ma-force yung bata na ilagay sa bahay kalinga, that is violation ng child abuse. So ang unang gagawin ng mga bata, ang gagawin ninyo is i-report nyo yan sa DSWD para at least the DSWD will take charge and will take care of the child kasi hindi naman pwedeng i-push yan ng DSWD na ilipat sa bahay kalinga kung may lolo't lola naman. Except pag wala talagang magbantay sa mga bata, yan, pwedeng ilagay doon sa center ng DSWD or doon sa bahay kalinga. But in this case, wala naman. So wala silang legal basis na ilipat doon sa bahay ng mga nasa bahay kalinga. Okay? 03 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-88-56203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com
youtube.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and vlogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.